ng hair. Pat, kumusta ka naman dyan? Okay naman ako. Amoy, ano, sino tag mo ngayon? Si Tisay? Si Tisay, pero iniba ko para maiba naman yung ano, para hindi masyadong gaya-gaya. Ayan, sa lahat ng ating mga viewers po, magandang hapon and bagong umaga. Ay, bagong umaga ka, pamilya. Ito po ang version ng Breaking Dawn 2.0 with Pat and Mai! Natin para sa hapong ito ay hashtag BU Cancel Veradonna. Naku. Ano ibig sabihin ng cancel Veradonna? Bawal mong makita? Bawal mong padaan-daan? Ganyan? Eh, di ba nauso ngayon ng cancel culture na pag yung mga tao, meron silang hindi nagustuhan dun sa particular na tao or particular na company or whatever, ganun ang kina-cancel nila, parang you know, wag natin silang gustuhin or i-hate natin sila or parang ano tawag diyan? Iganon. Oo, yes. Iganon. Iganon natin. So madaling ano, mas madaling pag-intindi, iganon natin sila. Yes, ganon natin sila. Speaking of Tisay look, no, Moy, no. Katulad. Oh, yeah. Yan. Grabe. Parang nung bata ako, ang tanging pinoproblema ko lang ay yung baon ko sa school o kaya anong babaonin ko sa trabaho o kaya yung ba't hindi ako crush nung crush ko. Pero itong si Tisay, bata pa lang, ang dami na niyang pinoproblema. Diba? Yun nga, opo. Pero in fairness sa kanya, I think itong bata pa siya, nung nasa womb, nasa tiyan pa siya ng nanay niya. So iniisip niya na kung paano ko aayusin. Kailangan iniisip niya na yung fetus pa lang siya, kailangan maging matapang ako para paglabas ko sa mundo, kaya ko na lahat. Parang at such a young age, napilitan siyang mag-mature, no? Sa dami ng dumarating sa kanyang problema, napilitan siya na parang tatayo ako at kailangan kong ayusin yung mga problema ko. Parang ganon. Oo. Kaya feeling ko after nito, feeling ko after nitong show na to, ang tibay-tibay na ni Tisay. Sa true. Ako kasi pag yung mga pag dumadating yung mga problema sa akin, parang happy go lucky kasi akong tao. Kumbaga parang okay, may problema ako, pero hindi ako masyadong magpapa-apekto. Kumbaga parang gagawin ko pa rin kung ano yung mga kailangan kong gawin, ganyan. Yung hindi ako nagpapakalugmok dun sa problema. Yes, oo. Kasi dapat kailangan mo talagang balansehin. Kasi hindi pwede eh. Dahil kung magpapadala ka doon lang, wala, hindi mo maayos ang buhay mo. So, kailangan mong balansehin ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Pero ako din, Pat, kung paano ko i-handle, okay, matulog muna ako saglit, tapos mamaya ayusin ko yan. Yung parang hindi ka ma-stress agad, na parang, paano ba ito? Ano pong gagawin ko? Diba? Parang ganon. So, dadating ka sa point na wala kang magagawa. So, hinga ka muna ng malalim, tapos yun, isa-isahin mo, himahimayin mo yung problema, saan ang galing, ano pinanggalingan, bakit nagkaganito, so yun, para maayos man. Tapos speaking of problems, ito din si Ma'am Hilda, parang pinoproblema din niya si Kai, lahat na lang, dami-dami yung problema, Diyos mio. Oo, kaya tayo Pat, ngayon, sa totoong buhay natin, ano tayo, dapat ipispiliin natin yung mga positibong bagay para pag may dumating na problema, hindi, kaya ko yan. So, ganito lang yan. Kung paano yan, anuhin, paano yan gagawin. So, ganito lang yan. Ayos. Kasi ako, personally, wow, ang dami kong pinagdadaan ng problema. Pero ako, matibay ako ngayon.